mga kamukil na. Ayan. Tapos na yung trinabaho ko dito mga kamukil na ano to. Parang maliit na terrace dito sa taas mga kamukil. Tapos itatiles. So ganito po yung diskarte ko kapag ito yung gusto ng may-ari. No? So lagi kong sasabihin sa inyo mga kamukil, kapag buong bahay po yung itatiles natin na gamit po natin ay tubular tapos pinulit board, hindi po pwede yan. No? Okay lang po kapag maliitan lang tulad nito yung tinabaho ko. Kasi may nagtatanong mga kamukil, so idol, ito na yung sagot ko sa tanong mo. Kung paano ko diniskarte na gustong itiles ng may-ari itong terrace nila sa taas. No? So ito yung palagi kong ginagawa mga kamukil, no, kapag gustong ipateris ng may-ari sa taas. Kasi kapag nasa terrace kasi, minsan pumapasok yung ulan, din natin talaga maiwasan nun, lalo na pag malakas yung hangin. Kaya maganda maitiles siya o di kaya mapluringan ng concrete, no. So yung tinatanong mo idol na paano ba ididikit yung tile sa pinulit board, no, hindi po pwede yung ididikit na lang natin yung tile sa pinulit board na walang konkreto na makakapitan. So kailangan nating mag-flooring kahit manipis lang, no? Gaya ng sinasabi namin. Pero kapag ka mga wood tiles, wood planks, yung gagamitin natin, pwede natin mga vinyl tiles o pwede direkta na natin sa pinulik board yan. Pero kapag ka literal talagang tiles na ginagamit natin, yung mga ceramics, so hindi po pwede na walang konkretong mapapatungan yan. Okay, pakita natin mga kamukil. Right, so ito na yung pagkatira po dito mga kamukil. Kung napapansin nyo, maliit lang naman siya. So, nasa labas siya, terrace siya. Kung malakas yung hangin, sigurado, papasok yung ulan talaga dito. So, kapag pinulik board lang, hinayaan natin pinulik board na i-flooring dyan. So, hindi abutan ng isang taon, masisira na yung flooring natin. So, magpalit na naman tayo. So, ang ginagawa namin dito, flooringan, tapos itatiles. So, yung flooring dito mga kamukil, manipis lang. Nasa 1 1/2 inches. Yung flooring dito, and then kasali na yung tiles na sa mga 2 1/2 inches, yung kapal na ipapatong natin dito, kasali yung tiles, no? And then itong tubular, doble po yan, tapos dun sa may corner, sa perimeter niya, may poste po yan nakasalo dun sa baba, no? Bali, dalawang tubular din po. Lahat po yung mga tubular na pinapatungan ng ating pinulit board, doble yan sa ilalim, no? Matibay yung pagkagawa niyan. And then paano ko ba pinasok yung mga bakal? So ayan, kung napapansin nyo, yung isang tubular mga kamukil, yung isa hindi ko ginalaw yan, no? O, dalawang tubular to. Binutasan ko yung tubular na sinukat ko muna. 15 inches po yung distansya niyan. And then dito, yan napapansin nyo, pinasok ko din siya, no? Itira to. No, kailangan natin palitan sa 18 years to 25 years kasi mabigat yung tinadala nito. Pero kapag ka pinulit board lang, walang ipapatong na konkreto, matagal-tagal to, no? Masisira. So ito, makikita naman to kapag kailangan ng palitan, malalaman naman to, makikita na may-ari. So sa 18 to 25 years hindi ka nalugi dyan sa ginagastos dito. Ganito lang, kaliit lang naman, no? Right, so uulitin ko mga kamukil, pag gagawin nyo to na pangmalakihan buong flooring talaga sa second floor, tapos yung gamit nyo tubular o mga bakal, okay lang kung ano yung gamit nyo, mga I-beam, no? Makakapal na mga bakal, walang problema, pwede natin gamitin to. O magbuhos tayo, mag-flooring tayo, tapos itong pinulit board, hindi na yan matatanggal, no? Kapag ka mga I-beam, pwede natin gamitin. Pero kapag ka mga tubular gamit nyo, and then yung pagkagawa sa ground floor ay hindi po kaaya-aya na patungan pa ng konkrito, mag-concrete slab tayo sa taas, huwag nyo pong gagawin. Masisira lang po yung trabaho nyo, o maaari pong madisgrasya ang titira sa bahay. So ito mga kamukil, dito napapansin yung sa loob, puro pinulik board, no? Yung ginamit namin, tubular yung gamit namin sa ilalim dyan. O, ito lang yung i-flooringan namin ng manipis, tapos itatiles natin para hindi siya masira kapag ka umuulan. So ganyan lang po yung diskarte ko, idol, yan. Napapansin nyo lahat ng mga bakal, nakapasok yan. Pasok yan sa ilalim. So sa nagtatanong kung paano ko din ilagay yung dipole bar kapag ka ganitong senaryo yung gagawin, no, ito na po yung aking diskarte, no? Ito po yung malimit kong ginagawa mga kamukil. Lahat po yung nakapasok. Kapag ka ganito yung gusto nyo may-ari. Gusto nyo i-tiles yung terrace sa taas. So ganyan po yung pagka-discarte. Nasa 6 na na-terrace yung ganitong trabaho ko na naka-tiles. So ganito yung pagkabanat ko. Ganito yung pagkatrabaho ko.
O yan lang, no? Idol, naway sana mapagkunan mo to ng idea. Basta uulitin ko, kapag buong second floor po na gamit natin, kapag gawa ng second floor ay tubular, and then pinulit board, tapos gusto nyo i-tiles lahat, hindi po yan na pwede na ididikit natin yung ceramic tiles o anumang tile. Kailangan po talaga nating mag-flooring ng konkrito bago tayo maglatag ng tiles. So hindi po po pwede, no? Lalo na ang ground floor po ay hindi po makalkula po natin o mablansi po natin na hindi siya pwedeng patungan ng concrete slab kahit manipis lang. So ito ginagawa ko lang to dahil nasa maliit na parte siya ng bahay. So para hindi din masira yung flooring dito, kaya buhusan tapos ita tiles. Okay. So yan. Alam ko marami na namang magkukomentan nito, pero alam ko na yan, no? So ako po, lahat ng mga diskarte ko, may mga nagsabi kailangan dumaan daw kay architect at kay engineer. So tama naman sila. Pero wala na ba tayong karapatan, mga kamukil, na gamitin yung sariling utak natin, no? Lahat na lang ba ng diskarte kailangan natin si engineer at si architect, no? May utak din tayo, kaya gamitin natin, no? Alam naman natin si architect at si engineer, sila talaga yung may abilidad pagdating sa mga bahay. So pero kung tutuusin natin, nasa plano lang sila, no? Pero hindi po sila talagang literal na gumagawa, no? Tayo po yung mga karpintero, mga mason, mga welder, sila po yung nagagawa, kaya mas maano yung experience nila sa actual na trabaho kaysa engineer at architect. So hindi ko na maliit sila engineer at architect. Pinag-aralan nila yan kung paano patibayin ng mga building. Ito mga kamukil, maliitan lang naman to, hindi naman to malakihan, no? Pag maliitan, kaya na natin yan. Huwag na tayong lumapit kay engineer at kay architect. Lalo na si may-ari nagtitipid. Ayaw ko engineer, ayaw ko architect. So dapat may utak ka rin na gamitin para yung mga diskarte ng engineer at architect, makukuha din natin. Marami namang nagtuturo ngayon si engineer, nagtuturo na rin si architect, na libre lang, nasa social media. Okay, so yan lang po mga kamukil na yung aking mapapaabot. Thank you. Mamaya mga kamugil, papaabot ko naman yung paggawa namin ng hagdanan dito. Yan. Umpisa na, no? Yung paggawa ng hagdanan. So, isa-isahin natin yan mamaya mga kamugil. Pati dito sa kwarto. Yan, tapos na yung pagka-final dito. Dito na naman sa kabila. Yung aking pintor sa trabaho, isang kwarto. Okay. So, mamaya mga kamugil, abangan nyo. Next upload to. Paano maggawa ng hagdan at tubular.